Yeah, mga boss, good morning po. Patuloy po natin ang paggawa natin sa Dream House ni Kabati Makimoto ngayong araw ng Martes. So tara mga boss, umisan na po natin ang ating araw ngayon. Let's go! Ayan mga boss, dada muna po tayo dito sa bayan ng Arayat. Ayan na. Para bumili ng pananghalian ng tropa. Ay na request po nila ngayon na ano daw? Batjoy. Yan para daw may sabaw. Yan mga magbabatjoy vlog mga boss. Bili muna tayo ng pambatjoy dito sa Rayat. Misis pala yung bibili. Parking lang tayo dito. Wait na lang natin siya. Okay. Let's go. Nakabili na ng mga dapat bilhin si Mrs. Batjoy ang ating ulamin ngayon. Si nanay hindi nakatingin sa kanyang inalakaran, parang naglalakad sa luneta. Ayan, nandito na po tayo job site dito kay Kabati Makimoto. Ayan na, nakalimutan ko palang bumusin nakahapon dito mga boss. Shout out po sa mga nakalala. Dalawa. Ayan, darling, ba na? Ang si Basal, oh. Tanaw na kagad sa atin. Basal! Basal! Basal. Ayan mga boss, good morning po. Nandito na po tayo sa site. Ayan, pagyansin na po, medyo may kalawang po yung tubig sa bahay. Ayan, kinalawang yung buhok natin. Ayan, joke lang po, highlights. Ayan, mahilig po kasi ako sa highlights simula po ng binata ako. Ayan, check po na tayo ng ating attendance ngayon. Ayan mga boss, may dala po kaming pagkain ng pusa, ito cat food. Ito dog food kay Basal, yan din siya. Hindi namin, dahil mayroon na rin siyang lagayan. Yan o, gustong-gusto ni Morning yung cat food niya. Ayan, tapos po mamaya mga boss, mayroon po kaming pampurga. Pupurgayin po natin yung mga raga natin dito sa site. Ayan, ito po yung ginagamit ni Mrs. na pampurga din dun sa mga alaga namin sa bahay, yung mga chih tzu tsaka yung mga pusa, yung mga Siamese. Yan galing po sa vet to, veterinaryo. Tapos ito yung ulam na pinamili natin kanina sa palengke. At si Basal, ano yata niya? Kumain na siya, nakakain na, ang dami na naka. Huwag mo masyado bigyan ng marami, konti-konti lang, baka magsawa. Dapat tumingin lang maubos niya para hindi siya magsawa. Good girl. Si Morning, yan, tumataba na rin po si Morning. Oh. Nung unang punta niya dito, yung tinapon siya. Yan, bali tinapon po ito, yung mga bago sa channel natin. At tinapon po siya dito sa malapit sa job site namin, tapos nagpunta po siya rito sa sa site. Ayan, tapos meron siya sugat-sugat dito noon eh. Wala na, gumagaling na. Maganda na yung balahibo niya. At saka yung tuta ni Tata, ayan. Pagka daw medyo malakas na nun niya uuwi sa kanila. Dalawa po yan, yung isa ko. Parang ano pa, parang daga. Maliit pa. Ayan, na-check muna tayo ng mga attendance ng mga tropa kung wala tayong absentees ngayong araw ng Martes. Ayan, ayan na si Bay. Anong nangyari sa'yo kahapon, Bay? Ha? JR. Ayan yung mga naubos nila nung birthday ni Kabati. Di pa nukuha yung basyo na, Bay. Dami nyo naubos na, Bay? Yes, sila lang. Siyam, no? 11. Ah, 11? Grabe. Anong nangyari sa'yo, Bay? Blending ko lang yung mag-inaw. Blending? Nagtatampo yung bata. Hindi ka kasi umuwi, kalapit-lapit lang. Nagtatampo yung bata.
Baka yung ibang bata yung nagtatampo. Yung daanan ng bata. Abay. Hindi kaya yan, bay. Baka yung daanan ng bata yung nagtatampo. Nasaan ba yung mga sako natin? Ano? Yung mga lagyan sa ano? Ayun, dami no? Baka pumunta rito si ano si Kaparmers. Baka makapasyal daw siya. Nangingin na sako. Tingnan natin kung makapasyal siya. Ipagtabi natin na sako. Ibubuhos na yata sila ng slab. Ayan mga boss, yung kapo na yun, nabuhosan na po yung dito sa may bintana rito. So pwede na pong asintahan yan kung mayroon pang available na tao na mag-asinta dyan. Ayan yung dito, pwede na rin asintahin. Ayan asintahin na ni Alfred ngayon niya. Si Master Nante, ayan, present. Buboy absent. Nasi Buboy? Nasi Buboy. Wow. Ayan na tayong absent ngayon. Si Rapo Master, hindi pa rin po ano. Baka sa ano, siguro sa other day, hindi siya makapasok. Magpapalakas muna. Kaya si Lolo Boy, okay na po siya. Nagpaingat muna, sabi ko muna siya ng trabaho. Ayan muna siya ano, sa bahay para hindi siya mapagod. Ano boy? Present. Present. Sino absent? Master Buboy tsaka si Master Rapo. Master Rapo ata, sumasakit yung lingkod, hindi pa makapasok. Ikaw, hindi sumasakit lingkod mo? Hindi, okay lang. Ayan, ito po pala yung natapos kahapon na mapinturahan, yung mga Raptor na gagamitin natin sa roofing ni Kabadi. Yan, bali, hindi po natapos lahat. Mayroon pang tatlong peraso doon. So yung compressor dinala na po ni Denden sa Angeles. Ayan, mayroon po kasi silang dapat tabosin pa doon yung mga pintong inaano pa nila pinipunturahan yung spray. So titingnan ko po kung hindi matatapos si Denden doon. Siguro kailangan po natin ng isa pang ano, isa pang compressor na gagamitin dito. Tingnan natin kung gagawa ng paraan. Pagka dumating pa yung mga tubular na 2x2, so kailangan pong spray din yun para nakaready na lahat. Ayun, good morning DL Double Lights. Yes naman. Anong oras kayo dumating kagabi? Magalang mag ano lang yun, responsive. Sonse, kumusta yung lakad? Saya? Okay lang. Okay lang no? Okay lang. Ayan. Sonse daw po sila dumating kagabi. Galing ano, galing po silang Baler ba? Baler ba no? Oo. Baler. At yun dito po pala sa ano, sa likuran. Ayun oh. Nasipan na ni Boss Changing. Pantry area tapos meron pa pong bakod. Dito firewall na po dito. Nabuhusan na rin ng wall putting kapon. Para matambakan na rin po yung area nyo. Ayan si Mang Sunny. Mang Sunny, what is the weather today? The weather today, it's very sunshine. It's very hot. Very quite hot. Oh, quite hot. And sunny yung weather forecast natin mga boss. Nasa kamerig ni Boss Alfred itong dito sa may harapan. Ayan. Bari bintana po ito. Fixed glass na bintana. Ayan dun sa plano ni architect. Ayan na. Tapos dito yung pinaka main door. Wala yung main door nito nasa plano na ng ano nung plano. 120 po yung pinto pero pinalitan ng konti ni Kabadi. Ginawa na lang namin 1 meter. Pero dun sa plano nga po ni architect, 120 yung pinto dyan na single door lang swing. So sabi ni Kabadi yan lang, 1 meter na lang. Tapos yung pinang header nito mataas po mga boss, pero si Kabadi yan ano lang niya ni binabaan na lang niya, ginawa na lang niya ano, standard na 210 yung pinaka header nitong bintana. Pero dun sa plano po mataas po yung bintana rito na salamin glass, tapos yung pintuan, mataas din po yung pintuan dito. So ayun na, syempre si Kabadi yung masusunod dito. Syempre sa kanya po bahay to. Saka yun doon.
mataas po yun dapat. Ano, hindi na daw, ano lang, yung standard size na lang. Yan, 210. Sunado, simula po doon sa finished floor line niya, 210 po yun. Tapos magkakabintana pa po doon sa mataas na yun. Na maabang bintana na maliit para sa daylight. Maliwanag. Saka di po sa area na to, meron din po yan. Ayan, tara, merienda muna tayo. Sunny boy! Sunny boy! Merienda muna tayo, tawagin mo si Parnante. Ayan, bumorma. Pare, merienda muna tayo. Ta! Break time muna po. Ayan yung po palang Robin, ha. Dinala po nila kabady ngayon. Lumusong po sila. Ginamit nila yung ano, Robin na pinagtutubig natin dito sa bahay. Bay! Bay! Merienda, bay! Walang bagtay ko lang ito. Tara! Oh, noodles. Wow! Chicken! Baka sa rin bibiling ko eh. Kaya lang, hindi kumakain ng baka si Kuya Jeng Jeng eh. Kaya chicken na lang. Chicken soup na Lucky Me. Baka naman. Si Mrs. Red's Vlog, nandito po siya ulit. Para magluto ng batchoy. Ano darling, luto na yung batchoy darling? Pinalalambot na lang. Oh, legit. First time pa na ngayon. First time ka magluto ng batchoy? Oo. May dala pa lang kami sinakabady mga boss eh, no? Umang. Umang. Binibili mo nung bata ka sa eskwela. Tapos na yun. Oo, kuha kang ano mo. Kuha kang pambato mo. Ano tayo, karera tayo. Simula dito. Sige, matatalo na. Kuha kang pambato, sige. Sarili mo malaki. Arera. Oo no, po, nung bata kami, mayroon po nagtitinda sa eskwela nun, sa Sanboy, mahilig dito sa Umang. Pero doon sa Baler, pinupulot lang po ito sa mga tabing dagat. Bay! Uy, suwer! Kung bay, daming kanin lamig bay. Wala ka! Salamat sila. Yan o, Umang o. Umang. Ito yung balisito sa akin. Ito. Kinakain kaya ito? Isabaw natin. Sabaw ng bayabas? Doon sana po yung piece ko, no? Nung bata pa tayo? Oo, ilang piso yan. Ito bata ka pa. Oo, sa akin na laptop mo sa uwi ko. Nandang tako. Pinakayan niya sa tatlo piso. Pinakayan niya sa tatlo. Ano yan? Ang bato mo, tabi mo. Isang ko yun. Marinda po tayo. Tatapos lang po namin magmerienda. So balik po tayo sa trabaho. Ayan, shoutout nga po pala kay, ano, kay Boss Mac. Boss Mac Usman, ayan yung ginawa po namin sa Guagua sa Pulong Masle, Guagua Pampanga, ayan, shout out. At shout out din kay Boss Randy Usman, syempre. At shout out din kay ano kay Joel Medina at kay Ashley Manikil. Ayan, at shout out kay Mark Azayan Soiti Sinule. Ayan, shout out. At shout out din kay Sir Del Adelor, ayan, sa Guagua Pampanga. At syempre shout out din po kay ano kay Sir Efren Apostol na taga Guagua rin at si Mama Erlinda Valencia. Ayan, shout out po. Ayan, maraming salamat din pala dun sa mga naging sponsor ng pagkain namin, yung mga naging sponsor kahapon. Ayan, luto po si Mrs. Dun sa binigay niyo pong padalan yung pang-sponsor sa pagkain ng tropa ngayong araw ng Martes. Ayan, maraming salamat po. Ayan, ayan mga boss, nakasinta na po dito sa may ano. May bintana ng studio room ni Kabady. Tapos meron po siyang canopy dyan. Paikot dito. Meron siyang mga abang na ano, na bakal dun sa ating lintel beam. Isang basa yung pader dito sa ilalim. Oh. Saba po sa tubig yan. Isang basa. Yan na. Check po natin yung luto ni Mrs. Red's Vlog. Kung darling, okay na ba itong minuto mo? Yan o. Batchoy. First time daw po niya magluto ng batchoy. Hindi ko lang alam kung anong lasa po nito. Kung lasang batchoy niya kaya. Natawa ko po. Iba natin. Kumusta?
Lasang ano? Bacoy. Wow, ayos naman ah. Tignan natin yung ano. Yung tropa mamaya kung ano masasabi nila. A few moments later. Sana bigyan na kami ng ayan, may kain na po tayo. Lakas ang bawat isa sa amin upang magapanan po namin ng maayos at mahusay ang aming proyekto dito sa bahay ni Kabadi Makimoto. Yan ang lahat ng po. Nung ito ay nihiling po namin sa yung dakilang pangalan na si Jesus. Ayan. Amen. Amen. Ay, sige na lang ta. Masage. Hindi natin to. Kasi ni Patolaw. Tabihin mo na to. Oh, siguro ko pa. Oh. Ano ayan na si Bay po tsaka si Mrs. Red's Vlog ang nag-uwagi. Wala naman sa amin. Wala naman sa bigay siya. Ayan na. Bay. Uy. Ibigay siya naman Bay, di ba? Tawa ka. Mapulong na ka sana. Bay. Ibigay siya naman. Tingnan mo naman yung katawan. No? Wala mga pabunan. Tulog si Basel, oh. So, nabasog doon sa dog food. Daling, pakainin mo lang yung maliit. Mayroon may lang si Basa. Kung utop lang yan, sigurado kung gising na yan. Ay, ina pa na gani. Tapos si morning, ito na yung ano, pagkain niya. Uy! Ito ka saan? Diyan ka. Ano mo dyan? Eh. Ay, dyan ka. Ayan mga boss, back to work, launa na po ng tanghalit. Meron po tayong dumating na bisita, si DJ Bombay. Nagarito na ako dati. Hindi na ako bisita, busit ako, busit. Ano, okay ka na, bakal? Dali na. Saan? Ano? Makapag-work na eh. Oh, what? Dandan ka pa, yung dumugo pa yung sugat dyan, oh. Layo ng bituka ko yan. Hanggang yung ilalapit na yun. Oo. Mainit! Masarap, mainit. Yan mga boss, bago pala kami mag-umpisa mga boss, yung pong mga si Basal tsaka si Morning tsaka itong dalawang tuta, bali tulad na sabi ko po kanina, pupurgahin po namin ni Mrs. ngayon. Ito yung ginagamit po namin pampurga din sa mga alaga sa bahay. So meron kami dalang pang timbang. Ayan, yan, dapat daw po. Ayan, titimbangan ba? Aling? Tinitimbang daw po yung ano, yung pupurgahin ko ilang timbang. Ganon din yung ML yung ipapainom. ML, oh, sige. Sige na, let's do it. Ikaw yung may alam dyan. I-assist lang kita.
sis lang po natin si Mrs. Pulgayin po natin si Morning tsaka si Basal tsaka yung dalawang tuta ni Tata para tumaba. Morning. Morning. Pulain natin si Morning. Pulain po natin si Morning. Pulain natin kung ilang kilo. Isang kilo. Isa. Ano ang kilo? 1 ml lang. 1 ml. Ayan, 1 ml po nito. Ayan ang 1 ml si Morning, oh boss. Ayan, purgan kita para tumaba ka pa. Tapos si Basal. Ano yun, ni-inject? Yes, sa bibig. Hmm. Hmm. Gagamit tayo nito kasi baka mamaya hindi naman natin masusubo yan. Matigas ulo ng pusa eh, hindi ka tulad ng aso sa bigla. Yun. Yun. Morning. Basal. Basal, Basal, Basal! Basal! Si Basal, ano? Timbang to. Sige. Basal, sit. Po, po, po. 5. 5 kilo. 5 kilo si Basal. Ang laki-laki na niya. Ang laki-laki na ni Basal. Ilang ml yun? 5 ml. Si Basal, ang bait oh. Bait. So, ito pong injection ko is pang ano lang to, 1 ml. Bali 5 yan? Oo. Bebe. Eh, okay, bait naman. Bait ni Basal. O kaya dalawa yun. Tiga niya kaya. Isa pa. Ay, sarap pa. Sarap pa, ano? Okay, ayan mga boss, back to work. Purganan natin yung ating mga alaga. Let's see, ano. Ako baka lang init. Mainit ah. Yung sugat mo, baka dumugo. Pag mainit yan, matutuyo yan. Ganyan sa Middle East. Mainit oh, talaga. Ganyan talaga sa Middle East. Oh, mapimus skill sa dik. Mapimus skill, alam mo yung sabihin nun. Wala problema. Mia-mia. Okay. Mapipulos. Wala pera. Mapi... Syukuran, salamat. Mapi Ami. Mudir, bossing yun, bossing, mudir. Aywa, mudir. Aywa. Aywa, mudir. Warang kamang pangantin pala, no? Mudir. Aywa. 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 Ayan yan, dito yan, no? Meron na siyang pinaka-header. Tapos sa lintel beam po dyan. Lintel beam, yan. Pinapabrigit na ni Boss Alfred yung ating lintel beam dyan sa may main entrance. At saka yung fixed glass na ano, salamin. Ay salamin, fixed glass, salamin. Bintana. Ayan ba, dito mga basa, nililinis ko po itong flooring dito. Ayan o. Oh. Pinapalito ko na yung mga bakal dito. Tapos yung mga basura na tinatanggal ko. Tapos yung lupa.
Ang dinadagdag ko po dun sa mga ano, sa mga malalalim pang nabawasan para pagka okay na dun, ito naman yung patutubigan. Babapat po ito, kulang pa yung tambak nito, sigurado. Ayan, nalagyan natin dito sa mga malalim na no, na bumaba na, tapos patubigan ulit. Ayan, mga forma, formahan ng biga, may abuhusan ulit. Ayan na medyo parang madidelay po tayo bukong hindi natin matatapos ng, tingnan natin kung matatapos natin ng ano, nitong this week ang pagbibiga para makapagbubong na tayo next week. Hindi pumapasok yung ano, tulad ngayon ang dalawa po yung absent natin, si Master Apo, tingnan natin makapasok na po bukas, just Master Bobo hindi nakapasok, so medyo malaking epekto sa trabaho pagka maraming hindi pumapasok na kasama. Ayan. Ito na itong pansit ni Mrs. Red's Vlog. Yun o. Tirayin na yan! DJ Bombay! Tirayin na nga ito! Tirayin na natin ito. Baka tirayin pa ng iba. Logo niya! Hindi! Kuha na lang kayo. Meron na rin sa loob. Wow! Nalisawga! Diyan na po tayo. With Coca-Cola. Nasi! Nasi bay. Nasi. Nandito na tayo. Kasi tayo na ito. Mayroon pa. Mayroon pa. Mayroon pa. Kanin pa. Mayroon pa na tang ahapunan pa na bay. Oo. Ayan yung secret nga man. Mayroon pa na ahapunan pa. Ay po. Kasama ng almusal dyan. Oo. Oh, gusto ko. Yan yung sikreto ko. Sikreto ni bay. Para laging malakas yung katawan. Katawan ng puhunan. Healthy living. Tawa ng puhunan natin. Yan, natapos na po kaming mag-merienda. Ang sarap ng lutong pansit ni Mrs. Red's Vlog. Busog yung mga tropa. And shoutout nga pala kay, ano, kay Jamo Orasyon. Ayan, shoutout sa iyo, Boss Jamo. At saka kay Ate Chona. Ayan, ang pinsan ko po yan na Bisaya. At saka si Kuya Bobet. Ayan, si Kuya Bobet, mayroon po siyang channel na isa po siyang bus driver na biyaheng Manila to Bisaya. Ayan, mayroon po siyang channel. Ito yung channel niya. Ano, Pinoy bus driver. Ayun, paki-check niyo po yung channel ni Kuya Bobet na isang Bisaya. Shoutout sa mga Bisaya diyan na bus driver si Kuya Bobet na mayroon siyang channel. Ayun, check niyo po yung channel ni Kuya Bobet. Biyahing bye-bye late daw sabi ni Bay. Ayun. Ano siya? Diyan sa Piltranco yata. Diyan sa may Pasay. Ayan, magbubuhos na po kami ng ano, ng beam. Yan si Kabakal.
Init? Mabakal. Happy muskil. Happy muskil, ano yung ibig sabihin nun? No problem. No problem, happy muskil. Harara. Happy muskil, sadik. Sadik. Katir, harara. Bubay, balita ko, naglilihin na si Erika. O, oh, nasa si Erika pala? Ano, magpapabarangay daw eh. Papabarangay? Napuntos nito. Ah, bay. Kasi ano, si Sunny. Sonya. Sonya. Naglilihi. Jadi, hindi bukas, may barangay bukas darating dito. Meron. Sa Sonya. Kailangan po pinili. Yung pananagutan niya, no? Mm-hmm. Yung anak niya. Mm. Bay, nabuntis mo ba talaga o? Ambal yung anak niya. Lasing ako eh. Ba? Sonya, sinagad daw sa puwit eh. Sonya. Yan si Chani, boy. Yan lang, boss. Okay, bukas na. Hello, Buntes. Bukas, may barangay na darating, mga boss. Buntes. Tsaka si, ano, si Erika. Kabarangay si Erika. Panagutan yung kanyang dinadala. Yan yung dito sa area na pala na to, mga boss, ah, naayos ko na or na napatag ko na rin to. Pinatag ko po pala yan para lagyan ko na ano dito. Yung mga bakal na to, yung mga naka-usli na to, naka ano, sa biga, ayan o. Rewildingan ko po ng ano, ng bakal. Tapat nito, ayan, meron din dito. Tapat-tapat po yan para sa flooring. Ayan. Lagyan ko po ng bakal dito, i-welding ko. Para support dito sa wall na to. Ayan, sa wall na to, pag po kasi tinubigan to, ayan, pag sumawa ng tubig to, may posibilidad po na itutulak yung wall na yon. Wala pa kasing ano, wala po kasing ano dito, may terrace po dito, so wala pa yung asintada dito. So syempre pagka walang support dito sa kabila, may tendency nga ang posibilidad na itutulak ito. Ayan, lalagyan ko ng extrang support muna dun. Pinalitan ko yung mga bakal na yon. Baka kasi pagka tinubigan po namin, yun nga. Ayan, dito. Welding po natin yung mga yan, yung mga palang na bakal na yan. Para extra support dun sa wall na yan. Wala po kasing ano, dun sa plano ni architect, wala siyang dyan na tie beam dito sa area na yan. Wala siyang wall footing din, so kasi mayroon na po nga support din doon, kaya lang di pa nagagawa yun, so wala natin nagdagdagan na reinforcement. Ayan, meron po palang nagtatanong sa ating mga subscriber, bakit daw po yung ibang nagko-construct nauuna po yung poste kaysa sa CHB. Ayan, ito pong sasabihin ko, disclaimer lang po, ayon lang po sa aming karanasan sa paggawa ng bahay. Tulad po ito, bungalo lang po ito. Pwede naman pong mauna yung CHB. At may disadvantage at advantage din po ang paggawa. Pagka nauna po yung poste, medyo magastos po sa forma. Ayan, tulad yan, tinulik. Tapos kahoy. Siyempre pagka tinayo yung poste, kailangan mo ng scaffold dyan. Yung scaffold mo, i-brace mo. So kailangan maraming kahoy. Tatayo mo dyan para sa bracing ng poste. Ayan. Siyempre pagka low budget lang po yung nagpapagawa, halos sa sakto lang, siyempre kailangan din nating tipirin or sakto yung kanyang budget. And yung pong estilo na pag-construct na mauuna yung poste, halos po yung mga maganda yung budget or may budget talaga. Yan, from start to finish talaga yung ano, yung budget nila. Tulad ng mga sa mga subdivision na malalaking bahay na inuuna nila yung poste, siyempre contractor may budget yan. Matibay po yun, siyempre yung poste. Siyempre pagka 2 story, malaki po yung poste. Alos nasa, yung iba, sa 30 by 20 or 30 by 30 yung mga column. Para mabuhusan mabuti yung mga poste. Tapos iaabang na lang po yung mga horizontal, saka yung mga dowels dyan sa wall putting. Yan ang ano lang po nun, medyo magastos nga po sa ano yun, sa kahoy tsaka sa forma. Siyempre pagka tulad ng ginagawa namin dito, bungalo lang naman to, tsaka yung poste dito hindi naman ganun kalaki dahil nga bungalo lang. Yung poste nito 35 by 15 ng poste namin, 35 by 15 yung poste dito, so malapad siya na ano, manpiece. Ayan. Yan po, so, disadvantage at advantage ng ano. Makakatipid po kayo pagka nauna yung CHB sa forma, sa ano, sa pagko-construct, syempre. At
ata. Yung timbay, halos same thing naman po. Timbay rin naman. Basta yung mga poste na to, i-ano lang, buhos na lang mabuti. Lalo na pagka ganito. Yung pong ginagamit namin dito, sinasalandra po namin yung buhangin na maraming malaking graba. Pag poste may malaking graba, ay malaking bato, pagka binuhos mo, bumara na sa bakal, yan, aampaw na po yung ano, aampaw na po yung poste, or may part na wala siyang laman, or hindi siya purong concrete. So kami po sinasalandra namin yung no, yung buhangin na 1/2 yung butas para sure na walang talagang ano, wala talagang malaking bato na babara sa mga biga or sa mga poste natin. Ayan. Ayan na magbubuhos na po. Ayan, ang inakabang na naman dito. Para po sa ano to, sa switch. Sa switch ng mga ilaw. Inabangan natin, hinusot na natin sa beam para hindi na tayo mag-conceal. Ayan dito, siyempre yung kwarto to, dito yung ano ng pinto, swing ng pinto. Siyempre dito yung ano, yung switch. Saka dito. Ayan, dito yung, dito naman. Ayan yung mga abang natin. Tapos doon, AC or aircon. Yun doon. Ayan. Bus muna po kami. Ayan, konti na lang buhangin natin ah. Ah, meron pa pala doon, no? Ayun pa yung kay ano, kay MY, yung regalo niya kay Buddy. Ayan, ayun po yung ano, buhangin namin, ayan, sinasalandra namin kahit yung pambuhos sa mga poste tsaka sa biga. Ayan yung mga natanggal na mga batang malalaki. Ang dami, oh. Ito pinagsalandra na to, pwede po namin ipang toppings dun sa ibabaw ng tambak para preparasyon para sa flooring. Ayan, pantatoppings po namin yun. Yung ibabaw namin, tsaka ayun, ayun po, oh. Ang dami. Dami na yung pinagsalandran. Basta tanggalin lang yung malalaking bato, syempre. Ganito malalaking bato, oh. Ay. Ayan si ano, si Kabakal. Ayan, baka nyo bukas mga tumulong siya ano? sa atin ngayon, mga boss, si Kabakal. Kakabarangay na bukas. Oo. Buntis na. Ay, magkabarangay boss si Erica. Oo, Kabakal. Kakabarangay tsaka si Bang nila. Sonya. Buntis na yan, bay. Puntahan nyo sa bahay si bay. Ayan, natapos na naman po ang maghapon namin dito sa paggawa kay Dreamhouse ni Kabadi. Yan, nalinis ko na rin yung mga kwarto, yun, no? Tanggal ko na yung mga bato-bato, mga malaki. Next, dito naman pagka kuha pa kaming tambak dito, mga boss, para naman i-refill or ilagay dito para pumatag na po ito. Tapos tutubigan ulit. Tapos compact tubig hanggang makakuha natin yung pinaka siksik na talaga itong ano, itong flooring itong tambak para maganda yung ano natin pagsiksik nitong tambak. Dapat siksik na siksik po talaga yan. Ubusan na rin yung biga dito, so bukas na lipat na naman. So yan, mga boss, sa akin doon yun doon, bukas pwede na pong sintahan yun. Mapaporman na rin yung lintel beam doon para maangat na po yung sintada dito. Hindi pa kasi pwede ano yung ngayon na maano pa yung sintada ron, medyo gumagalaw na. Tapos biga doon para makita na yung ano dito sa harapan. Yan na, hindi dumating yung ano, mga boss, yung mga 2x2 tubular na na natin, hihintay natin kanina. Papayin na yung mga sofa. Tinukubukas kung anong nangyari, kung bakit hindi na-deliver yung tubular natin. Para mapintura na sana. Ayan, mga boss, tapusin na po yung video natin dito. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kita-kita po tayo bukas sa aking next video. Ayan, lagi po natin tatandaan na health reminders po sa ating lahat. Sana all, lagi tayo mag-face mask pagka lumalabas po tayo ng bahay, at face shield. Ayan, mag-ingat po tayo lagi. God bless. Kita-kita po tayo bukas. Paalam po muna.